bilang tao mula sa Binangon, Liza. Tagahanga ni Francis M. Naging empleyado ng fast food chain at ng malaking media company bilang music researcher. Bago na discover bilang rapper. Gumawa ng love at dance rock, rap. Ngunit paglaoy makikilala sa paggawa ng mga kantang patungkol sa personal na pakikipamuhay sa araw-araw ng kahirapan. Sa harap ng krisis ng tunggalian sa Pinas na kinalakhan. Walang patumanga ang pakikilahok ni Glock 9 sa mga usaping bayan. At sa panahong ginakap na siya ng telebisyon at radyo, nagiging mas malinaw pa ang halaga ng pakikilahok na ito. Ito ang hinihingi ng kasaysayan sa bawat manggagawa sa sining at ito ang hindi ipinagkakait ng kanyang panulat. Iisa ang pangalang katumbas ng Pinoy Rap sa panahong ito. Ang pangalang ito ay Glock 9. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto kong tawagin din on stage si sina Katrina Stewart Santiago at si Apple Santa Maria, ang mga katulong namin ng ginawa itong librong ito. Tina dito ko sa gitna. So, anong masasabi mo, Ina? Magandang umaga. Magandang umaga. Ako si Katrina Stewart Santiago. Isa rin akong manunulat. We've actually had this book since 2015. National artist Bienvenido Lumbera was the one who first suggested it to Iris's management. And I've been friends with Iris and Thea, his wife, for the longest time. So we decided to do it about 2 years ago, and we wanted to do it independently at first. So I laid it out and designed it, and then I talked to Apple Santa Maria and Rob Cham to illustrate it. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon actually to come out with it any earlier until I was talking to ABS-CBN Publishing about another book project about a month or two ago, and tinanong sa akin ni Mark, the head of publishing, if I had another book to offer. And I said, I've had this Glock 9 book for the longest time. And buo na siya. The foreword is by Tatay Bien Lumbera. The introduction I had already written in 2015. It was really just a matter of adding a couple more songs that Iris wanted to include. And then having Rob and Apple revise and add actually illustrations. And then ABS-CBN Publishing took over. The idea really was to actually come out with a book that, first of all, has his lyrics in and by itself. Kasi isa dun sa mga unang-una na-realize namin na hinihingi siya ng mga eskwelahan kasi sinasama ng mga teachers sa syllabus, sinasama siya sa K-12 curriculum, and we never really have any source for the lyrics of Iris' songs. And then we also realized that hindi naman nila inaaral yung kanta. Ang inaaral nila ay yung mga salita. And I think it was important to be able to establish na while Iris is a rapper, and well, Iris is Glock 9 the rapper, but also he is Iris the songwriter and ultimately the poet. And so we thought that having a book like this one establishes that about him, na hindi lang naman siya nagra-rap, kundi isa talaga siyang manunulat. And of course, if you know Iris, and I say this in the introduction, if you know Iris, it actually took him a very long time before he started calling himself a Makata. And meron siyang consistent humility about nakakahiya naman to call yourself that. And so I think this book establishes it to some extent. I'm sure the mainstream poets and the literary establishment will question it then, expectedly.
dahil hindi naman siya nag-aral ng pagtula, hindi naman siya nag-aral, hindi niya inaral yung pagsusulat formally. Pero kung nakikinig kayo ng mga kanta niya at ngayon kung mababasa niyo yung mga salita, sa tingin ko malinaw naman na na makata siya. Na hindi man ito isang pagmamakata na dumaan sa akademya at hindi man ito pagmamakata na dumaan sa workshops. Maraming manunulat na ganun. At lahat tayo pwedeng maging ganung manunulat na hindi natin inaral pero napapractice natin at natututunan natin. And yun. So I think we also decided to... Iris is the one who chose the songs he wanted to include. It cuts across 5 albums, I think. Hanggang kwento. 5 or 6 albums. 6 albums. It cuts across 6 albums. And an independent release, which was released in 2015, yung Payag. So he chose those songs, and then I just plotted out the book into sections. So ako, ikaw, tayo, sila. To just so there's a sense of how he talks about nation and what kind of intellectual rigor he actually has as far as assessing social concerns are. Yun lang. And then, actually, si Apple yung mas may, tingin ko mahalagang makita din yung how si na Apple interpreted it. Kasi pag tinignan niyo yung mga images dun sa mga kanta ni Aris, sobrang rin siyang powerful and hindi namin sila pinakialaman at all. So I gave him the base design of the book with the lyrics. And then in-interpret na lang nila ni Rob. Tapos, ox na kami ni Ariston. Hello, ako si Apple Santa Maria. Gumagawa ng comics. Tapos, kasama ko si Rob siya mag-drawing dito sa book ni Aris. Tapos, sobrang galing na nalaman namin na wala kang, hindi mo siya sinulat. Diba? Parang, sobrang galing nung fact na walang written na kopya to. Tapos kami ni Rob, ang visual kasi nung mga salita eh, madali siyang gawin pero parang mahirap na baka makasira siya sa totoong emotion nung kanta. Pero talagang sinubuhan talaga namin ni Rob na interpret yan na kung parang paano yung, inisip namin kung paano yung process mo, inisip kung paano siya sinulat, tapos ganoon rin yung tinry namin sa pag-drawing sa kanya. Salamat, Ina, pala sa pagkakataon na gawin ito. Sobrang importante nito. As in, kailangan niyo talaga mabasa yung mga sulat niya. Alam ko naman na fans na kayo ng rap nung songs, pero importante na marami pa kayo madi-discover pagka nabasa niyo siya talaga. Tapos, salamat din kay Adam David sa kay Mervin Malonzo. Sila yung mga tumulong sa pag-layout sa pagtapos ng libro na to. Yun lang. Yung piso na cover ay mula kay Mervin Malonzo. Matagal na rin namin hawak yung piso na yan. We meant to use it for an album cover that didn't happen. And so when we were going to publish the book, I sent it to Adam David, who is working with ABS-CBN, and they made it into an alternative cover. This one is from the 2015 concert. This is my photo of his... Anong title nito? In concert, ang title ng concert, tinunan niya ito sa kwento ng Makata. Kwento ng Makata na series ng concerts namin sa Music Museum. Kung napapansin niyo, tinatakpan namin yung mukha ko tsaka yung pangalan na Glock 9 dahil the goal is not to sell this as lyrics ng mga kanta ni Glock 9. Ito ay mga... Gusto namin siyang, nilatag namin yung songs na parang hindi siya kanta. So para
para kung may isang tao na makakita nito, gusto niya magbasa ng mga tula, wala siyang pakialam sa rap music, pwede niyang pabasahin yung mga words. And, sinabi ko sa isang post ko na kapag tinanggal niyo po lahat ng mga ibang tunog sa mga kanta ko, ang maiiwan lamang ay isang tula. So, yun. Salamat kay Ina, no? Tsaka kay Apple sa grupo nila. Sa ni sa hinaga pa, hindi ko po ito inisip na mangyayari. No? Ako'y sobrang kontento na po ako na gumagawa ako ng kanta. Pero nung na-realize ko na, uy, pwede palang mabasa ng mga bata ito and makakita sila kung paano ako maglatag ng mga words. Yun. I think more than anything else, may isang magandang pagkakataon for me na somehow ay makapagturo ako, makapag-inspire ako sa mga bata na gusto din gumawa ng mga ganito. So, sana po, hindi namin masyadong sabi namin, baka hindi pwede natin hindi benta ng medyo mataas na price para maraming makabili. So, 50,000 pesos lang po ang isang neta. 195. Sobrang mura lang. Yun. So, ano nang gagawin natin? Ayan, may question. May dagdag din lang ako. I think one of the things that also made me want Aris to do this book is the fact na when the songs that you hear of his that are recorded, he doesn't own those the moment they're recorded. So that hindi niya yan pag-aari anymore. And it's the same for many musicians and recording artists. The moment a recording company actually comes out with your album, those songs cease to be yours. And so what's really only, kasi it's been arranged, it's been produced by other people, so it's co-owned. And so hindi mo na yan pag-aari. And so it was important, I think, for us to be able to reclaim those words as Aris's. And the one way to do it was to actually come out with a book where the copyright is his and the words are clearly all his. Oo nga. So, yun. May mga questions po ba kayo? Guys, any question? You may approach the microphone. Doon sa microphone. Naunahan sila. Naunahan ka ni Kuya. Parang families lang ah. Mic check. Sige. So, Glock 9, di ba? Okay, sige. Mr. Glock, may tanong siya ako. Ito kasi, madami akong gustong i-express sa pamagitan ng rap. Kaso, ang problema lang sa akin kasi is, wala akong talent sa rap. Una sa lahat, kung mag-rap man ako, palpak. Sobrang terrible na baka walang audience na lalapit sa akin. Ganun siya. So, eto, gusto sana mag-attend ng workshops. Ayun. So, first of all, posible magkaroon ng talent sa rap, ang isang walang talent sa rap. Na, unang-una, I think pare ito, hindi, seryoso to. I think kung buo ang puso mo at gusto mo talagang maging isang rap artist, kahit hindi ka magaling mag-rap sa umpisa, eventually mag-i-improve kayo. Wala namang tao na marunong ka bang magbisikleta? Noon na hindi, tapos naging marunong na. Bago ka mag-aral magbisikleta, magaling ka bang magbisikleta? Hindi, wala yun akong talent. Definitely, pagka ikaw ay natutong magbisikleta, inaral mo yun eh. Inaral mo magbisikleta eh. So, pagka lahat tayo, bago tayo mag-start, mag-aral ng magbisikleta, hindi tayo, wala tayong alam. Ganon din yun. I think ganon din yun sa kahit anong bagay na gusto mong gawin, no? Kung ikaw ay magpupursige at mag-aaral ka talagang mabuti at kung gusto mo talagang maging matuto mag-rap, makikinig ka ng maraming rap music. Hanggang sa masuka ka na. Ako, pag nakikinig ako ng rap music, ng rap album, isang rap album at a time, walang alisan sa tenga, until such time na ayoko na siyang madinig.
So eventually, pag ganoon ang gagawin mo, may imbibe mo din yan eh. So yun. Pwede naman. Huwag mong deadmahin mo yung mahabang hinga ko sa una. Pero, oh, sige. Pwede naman. Pwede. Sige, may follow-up lang question. Isa pa ng question. Saan yung workshop na pwede mo i-recommend sa mga ano sa mga gusto mag-rap? Workshop? Matagal ko na kung gusto mong gawin mag-workshop. Kaso lang, iniisip ko baka walang pumunta. Mag-workshop? Hindi, iniisip ko. Anong din naman sasabihin ko sa mga pupunta pag mag-workshop ako kung gagawa ako ng workshop para sa pagsusulat? Actually, hindi man po ito, hindi man ako, hindi lang po yung workshop for rap. Ito ay workshop sa pagsusulat ng lyrics para lang medyo safe ako. Kasi sabi niyo, songwriting, hindi ko naman songwriter, rapper kayo, ganyan. So, ayun, sa pagsusulat ng content. Ayun, may inattendan po akong isang workshop dati ni Sir Ricky Lee. No? Late ako eh. Na-late ako. Sabi sa akin ni Quest, "Uy, late ka." Ginamit ni Sir Ricky Lee yung Lando, sabi niya. Hindi ko alam na ginamit ni Sir Ricky Lee yung Lando as an example sa kung ano ang magandang pwede mong matutunan kung gusto mong maging effective writer. No? Ang isang sinabi lang niya, you have to be visual. No? And if you parang look at my yung the lyrics of the songs na ginawa ko po, unconsciously, very visual po talaga yung mga ano. And I think, para maging visual ka, kailangan din po nasa characteristic mo na ikaw ay visual. Ibig sabihin, dapat chismoso ka. O mahilig ka sa kwento, or mahilig kang manood ng movies, or mahilig kang manood ng cartoons. Yun. So yun. Ang para sagutin yung tanong mo, wala akong workshop. wala. Pero yun, wala pa. Oh, sige. So yung sinasabi mo is... Pero si Terry bahala dyan. So yung sinasabi mo visual learner is, pwede kong gawin i-transition yung visual learner ko sa chess at sa art into rapping? Alin po? Ha? Ito, ulitin ko ah. Pwede ko ba i-transition yung pagiging visual learner ko sa chess and art into like rap? Pwede. Okay. Oo naman, pwede 'yun. I think any trait mo na maganda, pwede mong i-transfer sa kahit anong gusto mong gawin. Okay, boss. Sige, thanks pa. Sige. Thank you. I am Sean Renzel Vitor, former literary editor of University of Rizal System Binangonan. Ah, talaga? Taga Binangonan ka? Opo. Matagal na po namin kayong bala kunin sana kasi graduate na ako. Oo, wala yata ang budget ang binungunan. Walang budget. Tumanda na ako lahat, di pa ako nakatugtog sa binungunan. Nakakay lang. Okay, so, ito pong question ko. Bali, they say that modern rapping is the modern day poetry. And in some instances that I've learned, ang poetry is hindi na siya nagra-rhyme. Free verse na raw po ang preference. So, ang question ko is, have you ever tried incorporating free verse sa paggawa ng rap when rhyming is really an element of rapping? Una-una po, hindi ko po alam kung ano yung free verse. Ha? Huh? Ah, walang rhyme. Walang rhyme. Ah, kasi honestly, ang alam ko talaga sa poetry, dapat nagra-rhyme. Nung bata ka pa, di ba, sisimulan, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. May rhyme eh. So, I think, sino ba may sabing dapat walang rhyme? Actually, modern, usually sa mga nababasa ko po siya ngayon is Lalo Kay Lang Live and other poets. Sir Joselito de los Reyes. Ayan, wala na ako. Yari tayo. Now, kaya nga po yun ang title ng ano eh, ng album, ng libro eh. Akin lang naman, kaya po, para lang po malinaw. Eh di sana kung matapang-tapang ako, sinabi kong akin talaga to. Di ba yung title? Pero akin lang naman. So,
I think preferences po yun. Kanya-kanya ang preference yan. Kung anong trip mo, kung gusto mo yung free verse. Pangalan ng banda yun noong 90s, di ba? Free verse. Yun. Pero ako kasi, personally, mas magandang pakinggan yung nagra-rhyme. Minsan hindi nga lang po basta nagra-rhyme. Magandang pakinggan yung isang, magandang pakinggan yung words na naka-construct ng tama ang phrasing at ang bilang. May mga lyrics dito or yung mga nakasulat dito, pag binasa nyo, kahit po basahin nyo lang, para na kayo nagra-rap. Kasi ganoon ko po talaga siya sinulat. And kung sa dahil sa ang kanyang yung mga measurements ng mga words ay talagang very strict po ako doon eh. Napapangiwi ako pag may naririnig akong kanta na parang alam kong ipinilit yung isang salita or napapangiwi talaga ako. Then I'm very meticulous pagdating doon. So yun, I think preference yan. Ako mas gusto ko yung nagra-rhyme. I think ang poetry, pagtatawag ka ng isang bagay na poetry, sa akin kasi medyo dapat nagra-rhyme yun. Kasi kung hindi nagra-rhyme yun, poetry pa rin yun. Kasi sabi mo yun eh. Diba? So, pero kanya-kanya siguro yan. Kanya-kanya yan. Actually, I think it's the function of the form of the rap song. Even if you're listening to the freestyle rappers, halimbawa, they always end on a rhyme, no? Si Aris thinks in, kasi there's a beat that you follow. So medyo necessary actually yung bagsak na sakto yung syllabication, sakto yung landing ng mga salita. And in that sense, it's a very formalist kind of poetry really that he's doing here. The only part that actually evades the formalism of rhyme and meter are the choruses of the songs. And in the book itself, we actually let go of the idea of a chorus because there's no chorus in poetry. So he gave me the liberty to place the chorus in the parts where I felt they were important, so that the choruses appear as additional verses where it is freestyle to some extent. Pero yung form talaga ng rap in general, I think is very formalist poetry. And so when we actually say the modern, anong title nitong talk na to? The modern poetry. Modern poetry, how to write modern poetry. I think it's not so much modernist in the sense of free verse, as it is modernist in the sense of transforming a song, which is a different form, which is a different genre altogether, and looking at it as poetry for the first time. I'm sure it's not an original idea. I mean, if you think of in terms of halimbawa, American poets who have done this, diba? Where what's spoken is published into poetry. Syempre, hindi naman yan, there's no real difference in that sense, diba? A performance poet, for example, who does performances in free verse, if he publishes it into a book, then it's a free verse poetry book, diba? Interestingly enough nga, because your question has forced us to realize na napaka-formalist in that sense nitong modern poetry na to. So it's a happy contradiction, I think. Next question. What do you prefer? Writing title before content or content before title? Title before content. Yun kasi yung magtutulak sa'yo to write the content, the title, the thought, kung ano yung naka-inspire sa'yo. Hindi ako pwedeng Wala yata akong song na nagawa dahil, susulat na ako ng lyrics, tatawagin ko itong. Hindi yata. Di ba? Laging may title muna. Yun. Yun lang po. Thank you po. Salamat. By the way, good morning po, Sir Glock9, then kay Apple. Ako po si Jonah Onyx, isa rin pong illustrator, then
According po kasi kanina kay Sir Apple, medyo nahirapan po siya as illustrator ng inyong mga ginamit na salita. Then, na-curious po ako sa term na sinabi na powerful words na ginamit po ninyo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng teaser sample ng mga ginamit niyo pong salita sa inyo pong libro? Una-una, siguro hindi, I think hindi nahirapan. And then siguro hindi rin niya challenge eh. Very ano lang, careful lang sila. Sobrang babait kasi nito mga to. Ayaw nilang maiba nga yung interpretation. Baka iba yung interpretation natin sa gustong sabihin ni Aris. So yun, I think yun. And I think more than anything else is respect sa trabaho yun. Example? Some powerful words? Ah, ito, pare. Lalagyan kita ngayon. Hanapin mo yung tissue. Patient tissue. Sobra akong... Meron ba yung table of contents? Oh, wow. Oh, huwag lang mag-react, ha? Ayan. Powerful words. Paano mo babasahin? Tumatakbo, papalayo. Ubos na ang pasyensya ko. Di ko alam ang gagawin. Sa kaliwa o sa kanan, wala akong mapuntahan. Nagdidilim ang paningin. Makakayanan ko pa ba? Kailangan kong makawala dito. Ayan. Ito. At kaya sabihin, maganda bang gawin ko yung first verse? Pumunta na tayo dito. So, tumatayo ang balahibo, pinapawisan ang pangapalad ko, medyo mainit ang ulo, bumibilis ang paglakad ko, parang ang lamig ng hangin, huwag mong itapat sa akin, kulang na lang ay manalangin, sana huwag akong abutin. Yan. Powerful words. Okay ko ba? Thank you. Salamat. May question ka po ba? Hello po. Ako po si Carl, 18. Siyempre ngayon po, kayo na yung hari ng battle, ng rap scene niya. Pero sa tingin niyo po, maganda po ba yung future ng Philippine rap scene ngayon? Tsaka, tingin niyo po, ano pang masasabi niyo sa nangyayari sa underground rap scene ngayon? Maganda po ba yung ginagawa nilang pag-iingay by battle rap? Or they should just stick with creating songs na makakatok sa puso ng mga tao? Sobrang... I think yung difference ng rap scene before and rap scene ngayon, mas madaming mga rap artists na visible ngayon. No? And I think kanya-kanya din yan eh. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Kung anong gusto mong diskarte, pwede mong gawin yan. So, yun ang diskarte ng battle rap. Lagi ko sinasabi, ibang mundo yan, ibang craft yan. Ako, hindi mo ako pwedeng isabak dyan dahil hindi ako nasanay sa ganyan and hindi ako marunong sa ganyan. So, yun. Kanya-kanya lang din yan. So, yun. Future ng rap, no? Okay naman. Okay naman siya eh. Dahil mas maraming rap artist, definitely mas maganda. Mas maraming work for everybody. So, yun. I think it just boils down sa kung gaano mo talaga papuporsigehan yung trabaho mo. So, may nakikita na po ba yung bagong alalay ng hari? Alalay ng hari ay... Madami. Si, pakinggan niyo si Shanti Dope. Si Shanti Dope ay isang sobrang galing 16 years old na bata. Ihira lang ako ma-impress sa material ng isang 16 anyos. Or kahit na hindi 16, no? Kahit na may edad na, bihira ako ma-impress. Medyo nasira yung ulo ko dun sa batang yun, kaya sabi namin ni parang Lester Lee, yun na. Sabi namin, kailangan nating pagtrabahuan si Shanti. Puntahan niyo yung kanyang page, like yung page niya, Shanti Dope.
S-H-A-N-T-I-D-O-P. So, good morning po. Yung question ko po is quite really serious po. Since I have noticed po na yung mga lyrics po from your raps are really deep po and sensible. So I just wanna ask po if, what are your inspirations behind po sa chosen genre nyo po? Like, what is your main purpose po in writing poems and composing songs which particularly deals with social dysfunction and poverty? Like, does it serve as a wake-up call for change? Hindi mo. Inaral, kinabisado mo ba yung question? Hindi. Hindi, seriously. Siyempre, sobrang daming beses ko na sinabi na parang I write these songs para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa among ourselves, no? sa paligid natin. Pero naniniwala ako na after namin i-release o i-record ang mga kanta, hindi na kami ang mga awitin na yan. It's a different entity na eh. So, kaya kahit mamatay kami, iba na yung buhay nila eh. So, siguro inspiration, minsan nag-iiba-iba. Iba yung interpretation nyo ng tingin nyo na inspiration ko sa paggawa ng mga kanta. Iba yung aking talagang inspirasyon. Katulad po ng kanta na Magda. Lagi nang sinasabi, siguro lagi ka napupunta sa mga nightclub. Di ba? Nasulat ko po ang Magda dahil minsan pag nagda-drive kami along Quezon Avenue or kung saan mang lugar, you see women na ganoon ang kanilang hanap buhay. I can't help but, ano, parang hindi maawa eh. I can't help but empathize with them. And the reason kung bakit po nasulat ko ang awitin na yun ay dahil ako ay tatay ng isang batang babae. At kung titingnan mo ang mga babaeng ito na nasa kalye at nagbibenta ng mga kung ano yung binibenta nila, ay sila din po once ay naging baby at prinsesa ng isang tatay o ng magulang nila. I think yun po ang pinakamalakas na nagtulak sa akin to write the song na Magda. So yun. Last na lang po. When you write po, ba is like you give your all po? Like, sige, bubuhos ko lahat ng emotions ko, lahat ng thoughts ko. Or there were times when, okay, I'll stop dito na hanggang dito na lang. Cause maybe you'll target someone na sa mga songs or kinompose na po, something like that. Lagi ko din sinasabi na ito ay pahiram lang sa akin. The songs ay pinadaan lang sa akin. Minsan ang tawag ko dyan, bulong lang. Literally, parang binulong lang sa akin yung lines na isusulat ko. Kaya pagka wala, ibitawan ko siya. Gagawa ako ng ibang bagay. Siguro maliligo ako, ganyan. Pwede kasi manood akong TV or ano. Pero yun, lalayo ako pag dumating yung time na pwede ko na siyang sulatin ulit at alam kong meron. Minsan, kahit anong pwede kong gawin, may lalabas lang lahat yan eh. And minsan, nakakagulat talagang bulto ng words, ng lines, na may complete thought, lalabas yan lahat yan. Kailangan ko siya kagad may sulat. So yun. Yun lang yung hinihintay ko. Ang tawag namin ni Jay-Z doon ay magic moment. Yan ang yung kinatawag na magic moment na pag nandun ka, yun na yun, hindi ka titigil, mabubuo mo talaga siya. Thank you. Actually, if there's anything you realize about Aris, when I met him in 2011, I was going to interview him for GMA News Online. And I realized that and I was talking to him about his songs, and I realized that much of it is born of the fact that he lives. He is not, parang it might be helpful to all the young writers there na, si Aris, yung mga kanta niya ay nagmumula sa katotohanan na nabubuhay siya sa lipunan. So, hindi siya
hindi siya writer na nasa loob lang isang classroom or nasa loob lang isang kwarto nagsusulat hanggang hating gabi. Hindi. There are albums, there are songs in certain albums that were born of his experiences as a nursing student. A lot of it is born of his life in Binangonan and Morong. So it's not at all a, hindi siya romanticized notion of being a writer. It's really about living in nation and living with eyes wide open. And that was something that I knew from the beginning when I met him the first time, na hindi siya, hindi ito isang bagay na parang yung nakikita natin sa mga pelikula or nababasa natin sa libro na magsusulat ako, tapos magsusulat lang ako, yung ganun. Walang ganun si Aris. Napaka-practical nung proseso niya ng pagsusulat. Meron akong nakitang nakakaantig ng damdamin at sa tingin ko mahalagang isulat. Tapos isusulat niya yun. Minsan, it takes a while before he writes it, pero matagal nang nagpo-percolate sa isip niya dahil matagal na rin niyang naranasan or nakita. At mahalaga, sabihin mo kasi yun, mahalaga yun para sa kanya, na nararanasan niya yan, at mulat siya sa lipunan, kaya hindi rin siya nauubusan, kasi hindi naman tayo nauubusan ng issue sa lipunan. And I think it's an important thing to know if you want to be a writer. And it's something that you learn from someone like him. Last question, please. Good morning po, sir. Kasi may kaibigan po ako na nung gumagawa siya ng poem nung college. Na yun, pinost niya sa Facebook tapos gumawa na rin siya ng ibang account para pa-express yung poem na gano'n. Then hanggang doon na lang. Then, yung parang ang gusto niya mangyari, parang kanino niya pwedeng ilapit yung express ng poem gano'n para yun nga, siguro makilala gano'n, parang malaman yung ano. Kasi parang siguro natatakot siya na baka dumating yung araw, yung ginawa niyang poem, baka makuha ng iba, parang gano'n. Yung unang tanong mo, medyo hindi ko alam kung anong sasagot ko doon kasi kung saan niya pwedeng ilapit. Saan ba pwedeng ilapit yung mga tila? Pwede mo i-post, no? Pwede mo i-post, o kaya i-record niya na audio, tapos i-post niya sa YouTube. Pag nagustuhan ng maraming tao, yun na yun. Pero I think yung kanya din concern sa baka kunin ng iba, but nag-work pa ba yung poor man's publishing? Yung email mo sa sarili mo, tapos hindi mo bubuksan, isusulat mo yung poem sa papel, tapos email mo sa sarili mo, snail mail, huwag mo i-email sa sarili mo, ha? Snail mail, may hinhatid ng kartero, tapos huwag mong bubuksan yung sulat na yun until such time na may mag-claim na, oy, akin yan. Ano ka? Eto eh, kung ganun. So, yun. Kasi yun. Po, parang hindi po siya marunong, hindi po maganda yung boses niya. Pwede naman sa iba. Kasi hindi naman necessary pagka, kayo, ikaw nagsulat, ikaw magsabi. So, pwede mo paano sa iba. Thank you po. Thank you. Salamat. At syempre, hindi naman natin nahayaan na matapos ang programa this morning without hearing any sample from the one and only Raffles. Peace out.
sa isang lugar sa Manila. Maraming nangyayari, ngunit tutulad nila, sabihin ng lahat, anim yung kagat-kagat. Kahit itali, di mo pwedeng pipiliin ang alamat na uso. Kahit na madami ang ulo mo, halos hindi ba ang laya sa pagkakulong. Sa pagkakulong, nangiilan ang maabusong kitilan. Ang lahat ang kumalag, walang tanong ay kitilan ng buhay. Ako'y kapitbahay ng isang beautician sa isang parlor. At araw-araw ay dumadaan sila sa harapan ng tindahan namin. Dumadaan sila sa harapan ng tindahan namin, naka-high heels, naka-miniskirt, kontoto makeup, 8 o'clock ng umaga, uuwi yan alas 11, alas 12 ng gabi. Dahil siya ay nagtatrabaho para sa kanyang pamilya at para mapakain niya ang kanyang, I think, halos isang dosena ng kapatid. No? Kaya dun sa awitin na ito, meron akong isang linya na kung minsan ay mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Para pa sa mga. Ang sinisip
call-in line po doon sa madagit na sa doon po. Kaya po muna tayo. Pesos, dun po sa labas tayo magpo-purchase. Thank you! Say, I come from murder, one run, late night melee. Say, we hung up so much fun, matches with baby. Say, tipping up dice, my name's Dyke with payday. Say, flipping through lightning, tightening strap with AK. Say, OG one told me, one show me, one eight ways. How to segue, pussy, power, profit, and headache. I reminisce my life, innocence, all night innocent, all night intimate with fame. Like limited, wet, like women, dark women, and they all came a good game. She wanna hang with a star boy, the sun and the moon and star boy. Astronomer, anonymous, a line of us, a line of us, a line of us, a five of us, a body fuck, smiley dub, a tally dub, all the parts, boy. 20 legs, arms, head, head, more head. Oh, God bless the dead. I'm living life, high life. I wear my trophies off the bed. I'm the greatest nigga, what you get to say. I wanna cop more land. I never stop, I wanna quit, get fans on the field. If it ain't one, rape everything, I'm a hustler, came from. Love is my life.